Ang Halloween sa Sowina. Matagal ng panahon ang nakalipas noong mas bata pa ang mga tao kaysa sa ngayon at hindi ka pa ipinapanganak, may isang matinding paniniwala sa Sowina. Paniniwalang matatalo natin ang kasamaan ng sama-sama. Na sama-sama nating haharapin ang problema at sama-samang lalabanan ng anumang halimaw o anumang multo. Multo? Kayang paalisin ng mga tao ang mga multo? Talaga, Papa Big? Oo naman, munti kong tito. Pero matagal ng panahon yun, apo ko. Ganito kasi yun, bata pa ang Papa Big mo noon at kasing laki mo lang ang Papa mo noon. Wow! Oo, apo. Sowina ang tawag sa bayang kinalakihan mo at ito ay isa sa mga pinakamaunlad na bayan. Mapagmalasakit ang mga tao at palaging masaya at masigla. Alam mo ba kung ano ang kakaiba sa Sowina? Ang Halloween nila! Ang mga tao ay nakadabit ng multo at nagsasayawan, itinataboy nila ang mga masasamang espiritu. Tama si Papa Big. Aakalain ng iba na tungkol sa Halloween ang kwento na ito. Pero teka, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa Halloween. Tungkol ito sa Halloween sa Sowina. Ano? Yun po ang dahilan kung bakit sineselebrate natin ang Halloween? Oo naman, syempre. Naniniwala kaming isang gabi kada taon, naglalakad ang mga patay sa mundo. Kaya kami nagbibihis ng parang multo para takutin sila. Hindi lang sineselebrate ng Sowina ang Halloween para paalisin ang masasamang espiritu, pero para na rin palayasin ang masasamat negatibong emosyon sa ating mga puso. Sa ating mga puso? Tama ka riyan. Ang hindi pagiging makatao, mapagbigay, kakulangan sa pag-unawa, puro negatibong emosyon lang natin ang lahat ng iyon. Ay, may panahong naniniwala ang mga tao ng Sowina sa kwentong ito. At naniniwala rin sila sa kanilang mga sarili. Pagkatapos, anong nangyari? Ang mga multo ng bundok. Ipinaliwanag ni Papa Big kung paanong sinunog ng mga multo ang kanilang mga pananim at kinuha ang mga alagang hayop. Dumating sila sa oras ng kalaliman ng gabi at sinira ang kanilang kapayapaan. Kilala ngayon sa tawag na Angry Spirit, ang tanging naiwan na eskultura sa Sowina. Nagsimulang mag-alay ang mga tao ng mga pananim, damit at alahas para pakalmahin sila. Ngunit ang gusto ng mga masasamang espiritu ay higit pa. Gaano man kalaki ang ibinigay namin, hindi pa rin ito sapat. Kaya nagpasya kaming bigyan sila ng higit sa kalahati ng aming pera at ng anumang inaani namin tuwing tatlong buwan. At sa wakas, tumigil din ang paninira. Pero kakaunti lang ang natira para sa mga tao ng Sowina. Pagkatapos magbahagi para sa Angry Spirit, halos wala nang natira. Nagdulot ito ng kahirapan sa bayan at nagsimulang mawala ng pasensya ang mga tao para makuha ang kanilang pangangailangan. Tumigil sila sa pagsa-celebrate ng Halloween at palaging galit sa isa't isa pati sa kanilang sarili. Ay, halika na. Baka hinahanap ka na ng mama mo. At baka iniisip ng papa mo eh, pinapabayaan kita sa pagkukwento ko sa iyo. Tara na, umuwi na tayo. Kasama ni Tito ang kanyang mga magulang at ang kanyang lolo na si Papa Big sa maliit na bahay. Isa si Papa Big sa pinakamatanda sa Sowina. Madalas siyang magkwento tungkol sa Sowina para magbigay ng inspirasyon sa kanyang apo. Noong gabing yon, pagkatapos ng hapunan, lumabas si Tito kasama ang aso niyang si Strawberry. Totoo kaya yun, Berry? Talaga bang masaya ang Sowina dati? Kung oo, bakit hindi na ngayon? Pasok na sa loob, anak. Masyado nang madilim. Bumalik sila sa loob at isinara ng maigi ang mga pinto at mga bintana. Gabi-gabi na ito sa loob ng ilang taon. Maaaring dumating ang mga multo tuwing gabi. Wala silang sinusunod na oras para gumawa ng kaguluhan sa bayan. Natutulog sa takot gabi-gabi ang mga tao sa Sowina. Naghihintaw kung kaninong pananim ang masusunog o kaninong baka ang mawawala. Pagkatapos ng halos 2 linggo na kapayapaan, yun na ang gabi ng...
Hindi! Ang mga pananim ko! Mga pananim ko! Tumakbo si Papa Bigat ang kanyang pamilya para makita ang nangyari at naroon ang taniman ng kanyang kaibigang si Bernard. Ang taniman ko! Regular naman tayong nag-aalay, pero bakit nasunog itong taniman? Papa Big, tingnan mo itong piraso ng papel. Sabi rito ay nag-alay ka lang mas kaunti kaysa sa dati. Ipinaliwanag ni Bernard na hindi siya makapagtanim dahil halos wala na siyang perang pambili ng mga binhi. Ngunit nagalit ang mga tao sa bayan. Sa halip, sinigawan siya ng mga ito. Ang lakas ng loob mong mag-alay ng kaunti, katabi lang ng taniman mong taniman ko. Paano kung nasira din ang mga pananim ko dahil sa'yo? Huwag na tayo mag-away-away. Hindi problema ang pag-aalay ng kakaunti, kundi itong mga multo. Tama si Papa Big. Umalis na tayo sa bayang ito ngayon na. Ano? Ano? Dito ako at ang pamilya ko lumaki. Pero kailangan nang matigil ito. Hindi ko na kaya pang kalabanin, pati ang mga multo. Mas mabuti pang umalis na ako. Kahit anong pilit ni Papa Big na kumbinsihin ang mga taga-Suwina, mukhang hindi na magbabago ang kanilang isip. Nakapag-desisyon na ako. Hindi ko alam sa inyong lahat, pero 2 araw pagkatapos ng Halloween, iiwan ko na ang Suwina. Hindi ko rin alam sa inyo, pero ayoko nang tumira pa rito. Aalis din ako sa Suwina pagkatapos ng Halloween. Pero Papa Big, kung aalis ng mga tao sa Suwina, mawawalan na ng buhay ang bayan ng Suwina. Nang sumunod na araw, hindi mapakali si Tito. Hindi niya alam ang gagawin at kung kanino lalapit. Nawalan na ng pag-asa si Papa Big. Mawawala na ang Suwina, Berry. Teka, ano ang ingay na yun? Ito ba ang tindahan ni Rudy? Sandali! Strawberry! Wag! Habang sinusundan ni Tito ang kanyang aso, pumasok siya sa maliit na tindahan. Nabunggo niya ang isang sako ng uling at nadumihan siya. Ew! Agad niyang pinunasan ang mga kamay niya, pero lalo lang itong umitim. Ayos! At napunta siya sa bariles ng harina. Tumayo si Tito at tinanggal ang bariles at pinunasan ng maiitim na kamay niya ang kanyang mukha. Tumingin siya sa unahan at nakita niyang dinidilaan ni Strawberry ang harina sa sahig. Parehong nababalot ng harina mula ulo hanggang paa si Tito at ang alaga niya. Pagkatapos... At laking gulat ni Tito. Kumaripas ng takbo ang multo. Teka, anong nangyari? Natakot ba sa akin ang multo? Nag-isip ng mabuti si Tito at nakaisip ng plano. Kinabukasan ay nagpatawag ng meeting si Papa Big para sa lahat sa bayan. Hindi ko kayo ipinatawag dito para pigilan kayo sa pag-alis. Sa totoo lang, hindi ko kayo tinatawag dito. Ang mga anak ninyo. Ano? Tama po si Papa Big. Alam po namin na ayaw nyo na pong manatili rito. Pero paano kaming mga bata? Alam naming totoo ang takot sa mga multong ito. Pero may maliit na hiling lang po kami. Sa huling pagkakataon, ipagdiwang po natin ang Halloween sa Suwina. Ito rin ang gabi ng ating huling pag-aalay ngayong taon. Ito ang magiging huling pagdiriwang ng ating tahanan. Opo, pakiusap. Ipagdiwang po natin sa huling pagkakataon. Nagdadalawang isip ang taong bayan na ipagdiwang ang festival ng magkakasama, pero kailangan nilang pagbigyan ang hiling ng mga anak nila. Kaya sumang-ayon sila para sa kanilang mga anak. Salamat sa inyong lahat. May isa pa kaming kahilingan. Lahat po tayo ay lumabas sa ating mga tahanan sa eksaktong 11:00 ng hating gabi. Sumang-ayon naman ang lahat at saka umalis. Tandaan nyo, siguraduhin natin na lahat tayo ay mukhang multo, pati na ang lahat na mga makikisali sa festival na ito. Sana gumana ang plano natin, Tito. Ako nang bahala dito. Dumating ang gabi, wala ni isang kaluluwa ang nakita sa daan. Ngunit pagkatapos, at pagsapit ng 11:00 ng gabi, huh?
Nagdiriwang na ang suwina ng Halloween. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakakakaibang costume ng multo. At lahat sila ay mukhang nakakatakot. Sa sobrang nakakatakot, nagtakbuhan ang mga multo. Tako! Teka, nakapagsasalita ang mga multo? Opo, dahil hindi sila multo. Napaisip ako noong araw na nakita ko ang multong yun sa tindahan ni Rudy. Seryoso, may multo bang nagsasabi ng boo? Mga multo na magnanakaw talaga! Magnanakaw silang lahat! Magnanakaw! Grabe, noon pa ang tagal naming natakot sa mga payasong ito. Ang lakas ng loob niyong sirain ang mga pananim. Pagbayarin natin sila! Hindi! Tumawag na ng pulis ang mga bata. Mga kriminal sila at gagawin ng batas ang dapat nitong gawin. Kaya hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at hinuli ang mga magnanakaw. Pinarusahan sila sa mga kasalanan nila. Nagpasalamat ang mga taga-Suwina kay Tito at sa mga kaibigan niya at nagpasyang huwag nang umalis dito. Napagtanto nila kung gaano kahalaga ang pananatili dito. At ang pagtutulungan nila ang nakahuli sa mga magnanakaw. Nagtulungan silang lahat at di nagtagal ay umunlad. Ang kagandahan at sigla ng Suwina ay naibalik. Ang Halloween ng Suwina ay ipinagdiwang ng may sigla taon-taon. Ang tagumpay sa pagpapaalis ng mga multo ay naging isang pamana na nanatili sa Suwina magpakailanman. At nalaman ng mga bata ng Suwina na ang mga nakakatakot na multo ay ang mga nasa loob natin.